What's up mga men? Kumusta kayong lahat? This is Trandrip TV again. Welcome back sa aking channel. And for today's video, may mga nagtatanong kasi sa akin kung maganda bang accommodation namin dito sa kumpanya namin. So kung gusto nyo malaman, tara, samahan nyo ako, mag-accommodation tour tayo. Ito yung accommodation namin, dalawang building. Yun yung building 1, ito yung building 2. Tapos may malapit kaming Bakala, yung Sari-Sari store kung saan kami pwedeng bumili ng kung ano-ano. May malapit lang, meron ding laundry shop doon, pero hindi namin kailangan yung laundry shop doon kasi sa kumpanya namin, dito sa accommodation namin, may sarili kaming washing machine provided ng kumpanya. So sa mga nagtatanong kung pagbaguhan kayo pagdating nyo dito sa accommodation, kung kailangan pa bang bumili ng mga gamit like washing machine, mga pangluto, yung mga kitchenware, yung mga utensils, provided na ng kumpanya yon. So pupunta ka na lang dito, matulog, kumain, kasi lahat kompleto na yung mga gamit. Tapos regarding doon sa tulugan mo, naka-prepare na lahat. Meron ka ng mga mattress, beddings, pillow, tapos yun nga, yung mga kumot. Pati na yung mga cabinet, yung paglalagyan ng mga gamit mo, kompleto na lahat. So, provided na nila lahat. So, bago tayo pumasok doon sa flat namin, ito yung daan papunta sa taas. Ito meron siyang fourth floor. Kasi marami kami dati. Ngayon, pakunti-kunti na lang. Dito may elevator din, pero hindi na gumagana itong elevator. So, dito na kami dumadaan dati. Yung room ko dati, nandun sa taas, sa second floor. Ngayon, lumipat na ako dito sa ground floor. Dito yung mga ibang lahi. Tapos, ang rules ng company dito sa accommodation, hindi pwedeng mag-mix yung iba-ibang lahi. Pag Pilipino, Pilipino lang. Pag Egyptian, Egyptian. Pag Morocco, Morocco. Tapos yung mga Bangladesh, Bangladesh lang din. So, papasok na tayo dito sa flat namin. Sa mga nanonood na ng mga vlogs ko, sigurado na nakita nyo na yung loob dito. Pero hindi nyo pa nakikita talaga yung buo. So ngayon to, pakita natin. So yan. Pagpasok nyo pa lang, toilet na. Tapos dito kung saan kami nagtutoothbrush. Tapos ito marami kaming stock na tubig gawa ng mahirap bumili dyan sa labas, mainit. Tapos dito yung kwarto ko. Mamaya papakita ko sa inyo. So ito lang yung sala. Yan, medyo magulo pa. Yan, pusa nitra ito ni J. Trosh. Tapos ito, another kwarto. May sariling TV provided din ng company. Tapos ito rin, water dispenser. Basta lahat ng nandito sa loob ng accommodation ng flat namin provided ng company. Ito yung table. May provided din na wifi. Kaso mahina, minsan nawawala. So bumili ako ng sarili kong internet. Tapos ito mga sopa. Provided din ng company. So yon, panibagong CR. Tapos dito, kusina namin. Kung saan kami nagluluto. Lahat ng gamit dito provided din ng kumpanya namin. Tapos nagpo-provide din sila sa amin ng pang dishwashing. Mga yon, mga gamit na tawag nito. Foil. Every month sila nagpo-provide sa amin. Tapos dito yung kwarto ni Bossing. Maliligo na siya kasi may pasok siya. Kapag day off ko ngayon. Tapos dito another CR. Tapos may sariling washing machine. Ito nga provided siya ng company rin. Kaya pag punta nyo rito, ready to go na. Tapos dito ulit panibago. Dito may kwarto. Tapos doon CR.
People Hall. Dito yung pinakamalupit na butcher. Ito yung kwarto na to, pinakamalupit na butcher to. Uy! Ano na? So, huwag muna natin pasukin yung mga kwarto nila. Kasi, yun na nga. May mga kanya-kanya kaming privacy. So, at least pinakita ko lang sa inyo yung buong flat. Tapos, dito sa kwarto ko, bahala na kayo. Sabi niyo, basta papakita ko sa inyo kung ano meron dito sa kwarto ko. Para at least may idea kayo. So, pagpasok na pagpasok mo pa lang, yun, boom, sinampay. Ito yung sampayan ko, tas isang bed. Kaso walang ano dito, wala akong kasama. Ako lang mag-isa. So far ngayon dito sa flat namin, tag-iisa-isa kami. Nang ano, tag-iisa-isa kami ng kwarto. Tapos yun na nga, ito yung studio-studio ko. Studio kunwari. Tapos yun na nga, ito may cabinet. Lahat ng cabinet dito provided ng company. Tapos dito higaan, mga kumot, unan, provided lahat yan ng company. So sa ngayon, ako lang mag-isa dito sa kwarto ko. Wala akong kasama kasi nga nagsisiuwian na yung mga Pilipinong iba. Konti na lang kami natitira dito. Siguro wala pa atang 20 na lang na mga Pinoy o 20 mahigit. Hindi ko sigurado. Pero hindi katulad dati na sobrang dami ng ano, mga Pinoy dito. Halos mga Pinoy. Oh, ano nangyayari sa ilaw ko pa? Blink-blink na. Disco light na. Tapos dito ako nag-e-edit. Dito ako nag-e-edit. Dito ako nagsasalita. Yung mga nakikita niyong video. Diyan yung pwesto ko. So may sarili akong mini studio. So yun lang mga nagtatanong din sa akin na kung maganda dito sa accommodation namin, maganda. Kasi nga kung nakikita nyo naman, maganda yung accommodation nga namin gawa ng separate yung ibang lahi. Hindi pwedeng mag-mix. Pupunta ka rito, okay na ang lahat. Meron ka ng higaan, meron ka ng lutuan, meron ka ng washing machine. Hindi mo na kailangan mag-provide ng sarili mo. Depende na lang sa'yo kung gusto mong bumili. Pero basta pag galing ka ng Pinas, pagpupunta ka na rito, set na ang lahat, wala ka nang poproblemahin, bibili ka na ng pagkain mo. Tapos, hindi ka rin mamumroblema pag una mong dating dito kasi bibigyan ka naman ng cash advance. Ano, kasi pag unang dating mo rito, anong tawag nito, yung i-orient kayo muna, i-orientation, tapos yon bibigyan kayo ng cash advance, tapos yung pagkain. Kasi yung, nung time namin, pagdating namin dito, nag-hotel pa kami noon. Pinag-hotel kami bago kami punapunta dito. Mga siguro mga 4 days kami nag-hotel. At ang rules dito sa accommodation namin is bawal kaming magdala ng babae. Tapos bawal magpa-sleep over ng bisita na lalaki. Kung halimbawa may kaibigan ka man na gustong bumisita sa'yo, pwede naman bumisita dito. Pero hindi siya pwede mag-sleep over. So yun yung rules ng accommodation. Tapos dapat laging malinis. Kasi once na nag-visit yung management na hindi malinis yung accommodation, magsisend sila o magde-deploy sila ng mga taong maglilinis at babayaran mo yung mga taong yon, i-deduct sa inyo. So, kaya pinapanatili namin na malinis dito para ma-avoid namin yung ganong mga penalty. Tapos every month, pumipili sila ng best flat, binibigyan nila ng 150 each person. Yun yung award na binibigay nila every month. Tapos yun na nga, ang nakaganda is separate yung mga ibang lahi. Pag Pilipino, Pilipino lang talaga, hindi pwedeng haluan ng ibang lahi. So yun lang naman, yun lang yung kagandahan dito. Lahat okay na, meron ng mga gamit, cabinet, higaan, papunta sa kusina. Ang gagawin nyo na lang is bibili na lang kayo ng pagkain para magluto. Tapos dito sa branch nga namin, nagpo-provide sila ng mga gamit, sabon panglinis, mga foil, mga sabon panghugas pinggan, ganun. Yun yung nakaganda dito sa branch namin. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at sana nagka-idea kayo. At least nakita ninyo yung tinitirha namin dito kung maganda o hindi. Pero sa opinion ko, maganda yung tinitirha namin dito. Maganda yung pa-accommodation ng kumpanya, ng pinagtatrabahoan ko. Kaya, yun. Muli, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel.
At i-click mo na rin yung bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Make love, not war. May God bless us all. Peace!